Hello mga katoto, magandang araw. Gusto niyo bang malaman kung paano gumawa ng DIY na shovel katulad nito? So kung gusto niyo malaman, samahan niyo ako, panoorin natin yung video na to. Ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano ginagawa yung DIY na shovel na to gawa sa ganitong klaseng materyales. Okay? Okay, mga katoto. So, ano yung mga gagamitin nating materyales? Una, scrap PVC pipe. Yung mga hindi nyo na ginagamit. Measuring stick. Marking tape or pen. Wet cloth. Basang-basahan. Gagamitin natin mamaya yan. Saka ito. Itong kahoy na to. Plain wood or plain sheet. Pipe saw or pipe cutter. Pwede rin namang grinder. So, gawin natin yan. Una natin gagawin, sukat muna tayo ng 12 inches na haba ng PVC pipe. Meron akong pre-cut dito, pinutol ko na to, pero 12 inches ang size nyan. Tapos kunin natin yung gitna, 6 inches, gamit ng ruler, 6 inches. Tapos markahan natin yan, kasi guguhitan natin yan mamaya ng pabilog. Okay, so ituturo ko sa inyo yung diskarte kung paano yung maguhit ng diameter ng pipe, ng pantay. So kuha kayo ng papel. Ako ginamit ko yung dulo ng masking tape, yung naubos na masking tape. Pero pwede rin magumamit ng papel or medyo karton na matigas. I-roll around lang natin yan, i-wrap around. Tapos yan na, pantay yan. Sukat niyan, so yung ginagamit ng mga pipe fitter, ng mga kakilala ko. Sa mga kontrata nila kapag gumagawa sila ng mga piping ng mga tubig or steam line. So ganyan ang ginagawa nila. So pangalawa, pag nakuha na natin sukat sa gitna at namarkahan na, cut the mid cross section of the pipe. So ang gagawin natin dyan is lalagariin natin yan o ikakat kung ano mang gagamitin nyo. Pwede rin grinder. Basta kalahati lang yung lalim. So, gagamitin natin dito is yung blade ng lagaring bakal. So, medyo mahirap. Ito na po, nakakalahati na tayo. So, pagkatapos nyan, ang gagawin naman natin, kailangan naman natin na gumuhit ng pahaba dun din sa gitna niya. Mark and cut frontal mid part of the pipe. Isang side lang to, no? Hindi natin siya bubuuin. So, ang target natin dito is maibuka itong gitna. Itong binugihitan natin. So, pamamagitan ng paggamit ng grinder. Later. So, ito na po, no? Pagkatapos natin i-grind yung gitna. So, ingat-ingat po sa paggamit ng grinder at make yourself safety po, no? At huwag po tayong gumamit nito kung hindi tayo marunong. Ipagamit po natin ito sa mga kasama natin sa bahay ng mga lalaki. Okay, so next po is initin natin itong gilid na to, itong parte na to. Ang target natin nga is may buka nga. So let the cut portion be heated. Ang gagamitin natin dito is pwede nyo po ilagay dun sa pugon nyo. Pwede nyo po ilagay doon sa may kalan ninyo. Kasi madali lang po lumabot ng PVC. Ako po yung ginamit ko yung lumang open toaster namin. So, pagkatapos mainit, bubuka lang natin ito. Isiset natin ito. Ito dito natin gagamitin yung ating plain sheet or plain wood na plywood. Okay. Paplatin lang natin yan. Yung nainitan na parte ng pipe gamit ng ating plain sheet o kaya plywood. So medyo mainit po ito, no? Ramdam na ramdam po yung init dito. So gamit po kayong gloves. So ito na po, charan! Mali! So mali po yung pag-set natin, no? Gagawin po natin, iinitin natin ito ulit. So para lang pong pagkakamali yan sa buhay natin. Pwede naman tayong
magpalambot ulit para maidiretso tayo at maiayos tayo ayon dun sa gusto at plano ng Lord sa atin. Okay? So, gawin lang natin ulit yung step 5. I-retake lang natin yan. To set down to flatten the heated pipe with the plain sheet. Tandaan po natin mainit ito. Pwede po tayong gumamit ng gloves. Dito po natin gagamitin yung ating basang basahan, yung wet cloth natin na sinasabi kanina. Habang medyo mainit pa to, basain na po natin, ay ano, punasan natin ng basa para maset na siya. Yung init kanina, lumamig. Para paglamig niya, nakaset na siya. So, ito na po, no, yung ating produkto, yung inayos natin, bago na, wala na yung luma, galing sa basura, ngayon, pwede mo na siyang magamit. Ipagagamitan na. Okay. So, ano pa ba yung gagawin natin? Yung gagawin na natin ay yung huling step. Ito yung isiset naman natin kung maglalagay tayo kung ano yung ititrim natin yung edges according dun sa mga design na gusto natin. Pwedeng pa tusok, pwedeng pa nakatingala. Depende po yun sa gusto nyo. Depende po yun sa paggamit. Pero ako, gagawin ko po siya medyo patusok. So, kukuha lang ako rito ng mga 1 inch lang. 1 inch na taas. At kabilaan, sukatin ko yan. Tapos kukunin ko lang yung gitna. Tapos guguwitan ko at kakata natin mamaya yan. Kukunin naman natin yung gitna ng portion nito. Okay. So mga katoto, kapag may mga nais kayong ipagawa o may mga nais kayong itanong, pwede po kayong mag-comment down below dyan at i-chat nyo lang po at mag-reply po ako sa mga katanungan nyo at sa gayon, lahat tayo matuto. Yung mga bagay po na hindi ko alam, pag-aaralan ko at ipapaliwanag ko sa inyo. Basta lang po mag-chat kayo dyan at mag-comment kayo dyan sa baba at magtanong kayo kasi naniniwala ako sharing is caring. So kapag may i-share tayo, it is a part of caring din. So ito po yung design natin, oh, yung nasa kaliwa. Yan po yung gagayahin natin. Although meron na akong mga ganyan pang design, yung iba naman pabilog yung unahan. So itong gagawin natin, patusok naman. So, depende nga sa pangangailangan o design natin, mahalaga ron, ma-meet niya kung ano yung gusto natin. Sa mga katoto, ito na po yung ating finished product. Nakikita niyo po, konting linis lang. Tinim lang po natin ito ng grinder, ang bawat gilid na ito. Tapos yan, pwede niyong patulusin, pwede niyong pa-smoothin. So, katoto, tingnan niyo, from basura hanggang sa may magagamit ka. From nothing into something. Okay po. So, katoto, ito po yung sample ng isa ko. No? Medyo pabilog to. Hindi ko na kasi nakuha na ng video yung isa. Nabura na nung ginagawa ko yung application. So, ito po mga katoto, may magagamit kayo sa pagtatanim ninyo sa bahay, pagtatransplant ninyo, pagbili ninyo ng compost, compost soil. So, ako po, ginagamit ko ito sa aking mga halaman. So, hanggang sa muli, maraming salamat, mga katoto. So, mga katoto, kung natutunan nyo o natuwa kayo sa video na to, paki-like naman, paki-subscribe, at paki-hit the notification bell para naman ma-update kita sa mga susunod na video. Don't forget to comment down below. At remember, sharing is caring. Bye!